Magandang maga po. Maraming mga bagay ang pwedeng maging kagibatan o pasanin natin sa buhay. Problema sa pamilya, trabaho, pinansyal, o kahit sakit at karamdaman. Kadalasan tayo'y nangahapo at tumitigil sa pag-usan. Hindi lamang sa pisikal tayo napapagod, kundi sa kalooban din. Ito ang imbitasyon sa atin ng ating Panginoong Jesus. Buksan po natin ating Biblia sa Mateo 11:28-30. Ganito po ang nakalagay. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming salamat sa pagkakabasa ng iyong salita, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming Bible study sa oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. First, come. It is the greatest invitation. Dahil ang nag-imbita sa atin, hindi ang presidente ng Pilipinas o si Bill Gates o sikat na tao, kundi ang ating Panginoong Jesus. All, para sa lahat. Hindi lamang sa mga banal, kundi ganun din sa makasalanan. Hindi lang para sa mayaman, kundi sa mahirap din. At hindi lamang sa matatalino, kundi ganun din sa mga walang alam. Matanda, bata, lahat ay iniimbitahan ni Jesus na lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapahingan. Pag lumapit tayo sa Kanya, lahat tayong napapagod, pagod na sa buhay. O pagod na sa mga pasanin natin. O hindi na makaahon. Ang imbitasyon ng Panginoon ay doon sa mga napapagod at hindi na kayang humakbang. Bibigyan niya ng kapahingahan ang ating kaluluwa. Anong klaseng kapahingahan ang ibinibigay ng Panginoon? Kapahingahan sa ating kaluluwa. Ito sa ating binasa, Come unto me, who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Siya ang nagbibigay ng kapahingahan. Take my yoke. Pasanin mo ang aking pamatok. Noong unang panahon, ang baka pag nag-aararo sa bukid, dalawang baka laki. Kaya sinabi ng Panginoon dito, take my yoke. Isa para sa Panginoon at isa para sa iyo. Kaya hindi tayo nabibigatan. Magaan ang pamatok ng Panginoon sapagkat kasama natin siyang buhat-buhat iyon. And learn from me. Tunuturuan tayo kung paano tayo magkaroon ng kapahingahan ng Panginoon. Ang unang-unang ituturo sa atin ng Panginoon ay siya ay hindi magagalak ng Diyos, kundi siya ay humble, gentle, and madaling lapitan. Maraming tao akala ang Diyos ay isang magagaliting Diyos. Ngunit ang totoo, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya lamang ang tunay na mapagbibigay sa atin ng kapahingahan. Lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng kagibatan natin, lahat ng pasanin natin ay ibigay natin sa Kanya. At tayo'y bibigyan Niya ng magaang pasanin sa buhay. Ano nga ba ang pasanin na ibinibigay sa atin ng Diyos? Problema? Sakit? Karamdaman? Hindi yan galing sa Diyos. Yan ay galing sa kaaway. Ang pasanin nais ng Diyos na pasanin natin ay ang paghayo at mag-akay ng kaluluwa na bumalik sa Kanya. Kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan sapagkat Siya ang kapahingahan. Yun lang po at nawa na pagpala po kayo.